Hello guys! Sa videong ito, malalaman natin na kung sakaling mamatay si Sasuke, ibibigay nga ba ni Sasuke kay Naruto ang kanyang mga mata? At kung sakaling nangyari ito, ano nga ba ang mangyayari kay Naruto? So kung sakali mang mangyari ito, mayroong tatlong bagay na pwedeng gawin si Sasuke sa kanyang mga mata. Number 1 ay ang sirain ang mga mata nito. Ang kanyang Rinnegan at EMS o ang Eternal Mangekyo Sharingan ay talaga namang mayroong nakakamanghang lakas at maaring maging cause ng kaguluhan. Kung ito ay mapunta sa maling tao, in this case, Sasuke has the choice para sabihin kay Naruto or kung sino mang pinagkakatiwalaan niyang tao na sirain ang mga ito kung sakaling nakuha ito ng iba at maging dahilan pa ng pagkawasak ng Konoha. Kaya sa tingin ko, pipiliin niya itong wasakin since sa kasalukuyan ang Rinnegan ang pinakamalakas na jutsu. Number 2, give it to Sarada. However, mangyayari lamang to kung ang Mangekyo Sharingan ni Sarada ay nagising na. Ang pagkakaroon ng Eternal Mangekyo Sharingan ni Sasuke is when only having Sharingan would be probably too much for her to handle. Kaya sa tingin ko, katulad ng case ni na Itachi at Sasuke, magigising rin ni Sarada ang kanyang Mangekyo Sharingan kapag nakita niyang mamatay ang kanyang ama. Pero I'm not sure sa Rinnegan dahil kailangan pa rin niya ng Mangekyo Sharingan as well. Pero di ako sigurado kung kaya niya itong i-control kagaya ng pag-control ni Sasuke. Number 3, give it to Naruto. Ang pagiging 9th Jinjuriki ni Naruto at pagiging Uzumaki nito ay dahilan ng pagkakaroon niya ng nakakamanghang amount ng chakra. Ibig sabihin, kaya nitong i-handle the strain pretty well. Considering na si Naruto ay nakikipaglaban na against sa napakaraming dojutsu users. Kaya naman kaya niyang alamin kung paano ito gagamitin. Kaya naman sa case ni Sasuke na mamatay dahil sa pakikipaglaban dito, this is probably the best option. Since si Naruto is the only person who could fight against the said enemy. Pero kung sakaling mangyari ito sa Boruto, para sa akin, it wouldn't make sense if Naruto got the MS at EMS. Dahil number 1, Naruto is already overpowered. Number 2, si Naruto ay walang Uchiha blood. Kaya kung makuha man niya ito, hindi siya magkakaroon ng 100% nito. Number 3, magiging mahina ang kanyang chakra kahit pa siya ay magkaroon ng tons nito. Halimbawa na lamang dito si Kakashi. Ubus ang kanyang chakra dahil sa paggamit ng 8 jutsus or using the MS twice against pain. He was drained. Here is more interesting. Keep in mind that it was the MS and not the EMS. Ang EMS ay kailangan ng napakaraming chakra considering that it's more powerful and once again, si Naruto ay walang dugong Uchiha. Ngunit kung ang Rinnegan ang pag-uusapan, maaari sigurong ma-handle niya ito ng maayos dahil si Naruto ay other half ng 6th path chakra. Kaya naman, kaya nitong i-handle ang Rinnegan without ending up like Nagato. Pero, ang mas interesado ako ay kung makuha ito ni Sarada, ang EMS sa kabilang mata. Ang kabila naman ay blind, could add interesting plot. She eventually get the Rinnegan in the blind eye. Take note, blind kasi dahil sa paggamit niya ng MS nang wala ang Sharingan. But still, thought it add this as well. If Sasuke dies, hindi maiiwasan ni Sarada na magising niya ang Mangekyo Sharingan niya as a result. Pag nagawa niya ito, magagamit na niya ang mga mata ni Sasuke resulting in the Susanoo that combines Sakura's strength at ang Byakugou Seal. Dahil dito, siya ay magiging the strongest Uchiha to ever live. So guys, dyan na nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Kung mayroon kayong gustong malaman about sa Naruto, i-comment nyo lang at susubukan nating sagutan ang inyong mga katanungan. Salamat!